Kamuha na nakita na nila kanyang ipupok na nilansang. So tinuod yun itong ang paglansang sa isang tao, itapo nila sa ili lang na sa isang istorya. Tinuod yun. Numantol pa sa history, ang kanyang paglansang sa isang tao ang nagsugod at ang mga Persian, dili mga Romans. No, niya, isunod na sa mga Romans kaya ang kanyang paglansang, sakit mag-inasiya, humilitin mo. Hubo ka, buwan ka, tubangas tanan. Niya ato kay lansang, atubangan, agyanan, pagulong kay siyudad. So, puti naghanan mga gil. Kung niya sakit kini ang kamatayon, tungkol kay gil, magkamamantay dito. Kung kirota kay lansang ni mo, after no, 1 minute, patay niyo ka. Di man. Ang uban mo, ako tumaglimang atlaw, magpintay. O 1 minute, bugnaw kay gagabi. Niya yung dugo, magtuto. Niya, maabda magkagutom. Ibit. Niya, inigintay ni mga ito, mag-isong itong ginawa kay Sagara, mamatay sila, kaya tumuntan itong kukor, mamatay itong ginawa. Mawag ito ang mga tulisan, kumpad sa Ginoo, ihapo naman, niya, Birnes man ito, niya, Sabado, Sabaday, Sagrado kay para sa mga Hudiyo, na kinangalan ni puso ng mga ipanglansang, no? Pagtanaw lang ng Jesus, ah, patay na, para siya, ilunggagan ng ilit. Pero ang duha kay buhay pa man, kung sabi kibuhat, hibali ang tuhod. Nga naman, para? Para? Di mga ginawa. Magbali sa tuhod. Kung saan, kung isa sila kong galing mo. Hindi ka ginawa, patay. Di lang sa katukod. Katukod. Sumoto, hibali ang tuhod para di, oh, mamatay sila, kaya di sila ka ginawa. Sumoto, yung isa sa mga pinakasakit. No? Muna, mga Romano, basta Roman citizen ka, di ka pwede ilansang sa cross. Moto, o karong, may pista ni San Pedro, San Pablo. Diba? San Pedro, kay di man Romanon, ilansang sa cross, di puwan. Di San Pablo, kay Roman citizen man, kung sa may kamatayon niya, di putlan, ugo, di putlan. Okay. Matag pa no, sa mga naghimo na ining movie The Passion of the Christ kung nakitaan ang lawas niya naghantik mga saman-saman ilaning gisunod at itong shroud of surin gamutin itapis no, sa patay lawas ng inong Yesu Cristo naghamon itong mga marks dito sa dugo na muna ilahang gisunod pero gipukapin nila ito ang ito sa shroud may gisunod niya silang lawas niya. Kita mo itong sa kuano, itong Passion of the Christ na itong nagpagumari ang iyahang ang iyahang latiko na pimurag mga ipon-ipon na pagkaraman, laksi ng pari. Ha? Kusa? O lagi ko, ikaw magtanaw ba, ma-stress, pa-kuan sa gato. Morning ning sildahan no pag na si rating from our kwan siguro sildahan 16 ba to ni o dili siya GP General Patronage dili pwede tanan na makatakaw tungkol kay gory ka nung isa na madagagit yuko. So crucifixion was an, in ancient times was a capital punishment. Okay, kung sa may sala na sinutan na ini heinous crimes grabe ka mga krimen sama sa treason, okay? And blasphemy for Israel in Israel. Jesus' death can be compared to that of a thoroughly detested criminal convicted to lethal injection. May nangalina ng lethal injection ka ron, di ba? Ang electric chair, kung parasa, ilansang sa cross. Muna na cross kami ato, usag yun ka makailisa ng instrumento sa kamatayon. No, pero ang instrumento sa kamatayon, pero nahimo ang instrumento sa kinabuhi. Okay. So, tingnan ito, most probably, ana ang pagkuhan mga tao ang gilansan sa krus. Okay, no?
Kanya, ingansan na ito, kuwana na sila. Kuwana na sila yung sunog. Ha? Most probably, kuwana na sila tangan. Kay, ano man, mamatay naman mo, yung inyo ang mga, ang pagkanan to biya, ang sinina biya, mahal ka kayo. Hindi yung pre-karoon nga makapalitan kang 50 pesos. Ibo, ano ang giripahan? Oo, ano ang giripahan? Ya, kuwante, mahalo ka ng ilahang mga ya, hindi man siya ka ng pre-karoon mga sinina nga. Mga linyan man siya na mura, tagpas kayo, nga kuwan, itapis-tapis sa nila, anak. Ano ang giripahan? Mahal ang tila na ito. Mahal, oo. Mahal ang tila ka niya ito, di pre-karoon mo na nga. Oh, kuwan na lang, you are, kuwan, Mark, Mark to die. Eh, wak na kayo, ha? Hindi na nagtanan ni mga mga mga. So, nagbintay sa San Cruz, kukulo sila tatan. Eh, para sa mga Romano, di ba? Magduwa sila, mag-game sila, hupo ba sila tatan? Pero nila, normal na hupo. Pero para sa mga Hudiyo, kana, ako kaya na insulto. Kapsin kita siguro ka di ba? It's really, hindi lang ang kasakit pa yung physical because also mental or psychological humiliation. Oh, na yun. Mental, mental, mental. Okay. Atong isgutan ang Ebanghelyo matod ni San Marcos. So, kinsa may nagsuwat? Kinsa may author niini? No? Okay. May mga authorship is not the one who wrote but the source of that tradition. Hindi ang tao ang nagsuwat kung hindi manigikan hindi maong tradisyon hindi. No? Authors need not identify themselves. Kung pagkatinood lang, huwag mo rin pag sasinugganan doon, huwag mo rin title at ilang mga libro. Yung pagkaroon ba nga, ah, kabao ni San, ah, Ebanghelyo ni San Marcos. Kasi na lang, huwag mo na yung title, Ebanghelyo ni San Juan. Huwag. Later na nang idumagan ang Ebanghelyo ni San Marcos. So, authors did not identify themselves. The source of tradition, generally known to catechumens. So, kano huwag may author, kabao naman sila, inside nagsuwag. Muna nga, wak, isuwan mo, i-appeal, di ba? Kung pagbasa mo libro karon, makita mo ninyo, kinsay author, isuwan mo pa nga. Ngari, why isuwan ang author? Kaya naman, kabaw na sila kinsay gasuwan. Okay, okay. Pumuntan ako mo sa simbahan din, no? Kung hindi ko ang simbahan ko. San Marcos, ang iyahang simbolo, layon. Desert. Ah, okay, nilayon. Ano man, okay, sa pagsugod sa Ebanghelyo, nag-isbot man sa nang kaminawan, wilderness, nangangang mga mabangis na mga hayop, mga matandak na layon. So muna na yan, Ebanghelyo, St. Mark, ang kuwan niya is layon. No? St. John, ano naman ito ng St. John? Eagle. Okay, ano man, ang iyahang sinuwatan, muna siya ilang gamba na taas kayo ang iyahang panglantaw, no? Muna ang pagsama sa paglantaw sa usang kalanggang penetrating kaayo. Okay. Now, kinsa man ni si San Marcos, who is Mark? No, the fleeing naked young man, companion of Paul and Barnabas, it was just the most popular name. So, huwag ito sure kung kinsa gini siya. Tumatod sa tradisyon, the fleeing naked young man. Kinsa man yung fleeing naked young man? Kinaangat ko sa si Jesus naa sa garden sa Gethsemane niya, gidakop siya, no? Ngayon si Pedro, nikuha ang espada, nikitigpa si Pedro ang nunggan sa gatong surugoon, servant, na ay description niya ito, na doon ay usap ng batakon, nga nidagan, higunitan siya, kunya, nidagan siya, nahupo yung iyang gidaga tapis, nahagpo, nidagan. Kunya, mo nagigahigot niyan sa mga scholar. Kinsa man ang siya, ganun na-appeal na si Ebanghelyo. Wa man ang naisigutan sa ubang Ebanghelyo niya. Ano? Significant man? Ano di-appeal mo din? Ano sa may significant anak niya na no, igunitan ni siya o sa kapatakon na tao, igunitan sa mga sundao, itakpo ko ta, pero nag-isi-isi siya, didagan siya, nahagbo kaya ang tapis,
daghan sa nahubo. So, unang tingnan ang mga kuhan, scholar, most probably, mauto si San Marcos. May nanuman yan di apil. Kinagabaho siya, ito ang sangat to. So, muna yung banga-banga sa mga, he must be that, mauto siya na, the pretty naked young man. Hindi okay siya, may kasuwan ka na ito. So, most probably, na iyan di apil. So, para niya, importante kay ito, he must be talking about himself. Yeah. Companion of Paul and Barnabas, isputan sa din ni San Pablo, si San Marcos. It was just the most popular name. Mark, daghan ka yung pangalan ng Mark. No? Okay. Yan sa kaya ang relationship ni Peter. No? So, he shows Peter as the model of discipleship. Kanya, kani si San Marcos, iila sa din siya na secretary ni San Pedro. Mauna nga, authority of the name of Peter. No, sekretary ni San Pedro muna na sa mga lista sa mga apostoles, pwede yun yung unahon niya si Pedro. Kaya si Pedro, Peter, has the authority. Kaya siya man sekretary to show respect. Okay. Now, okay. So, most probably, in this si Marcos, he is a Greek-speaking Jewish Christian who also understand Aramaic, born in the diaspora, close to Peter, and he was in Rome. So, kani si San Marcos, Judeo ni siya, pero ang iyang sinultian, Grego. Panagsamot niya po niya sa sinultian si Ginoo. Na tao ni siya, gawas sa Israel. Uban ni siya ni Pedro, o most probably, tuan ni siya sa Roma. Okay, sumawa ni si Marcos, si Mark. Okay? Now, kaning mga ebanghelyo, isuwat ni sila para sa usa ka community, usa ka pundok, usa ka grupo. Huwag ni sila isuwat para sa tanan ni babasa sa tibuok kalibutan. So, naan ni sila yung target ng community. No, yung muna, kung sa may community ni San Marcos, diba, sa previous na ito, nag-discuss na ano nga ito, ano isuwat man at mga ebanghelyo? Ano nasuwat man kini? Tungod kay ang mga rason na tungod kay ang mga apostoles na namatay na ng hinahinay. Yung gusto sila na ay record na nakasuwat para dili ma, para ma-preserve ang tinuod ng mga accounts, story niya. Isuwat ni siya para sa usang community, usang pundok. Okay. Siyahang community. Na kung sa may racial composition, the community of St. Mark is composed of Jewish Christians. Budiyo nga mga Kristiyano. Kaya nga naman, na ay frequent citations and allusions to the Jewish scriptures. Kasi pasabot niya ini. No? Na, kanunay siya mokod siya sa mga Old Testament. No? Si Jesus di munyagan, di matod, no, ni Propeta Isaías. Si Jesus mag-antos, tungkol ni matod ni Propeta Isaías, muna siya, kaya nga naman, mga Jewish Christians, they know, kabaho sila sa Old Testament. At the same time, nailagan mga Gentile converts, mga dili-Hudiyo, mga convert. No? Mauna na, iya usan na itong ipasabot, Jewish customs and translation of Aramaic phrases. Kaya for example, litan, no? There is a late, kung saan man pinakasitan ng festival o pagkaon, kung mag-isgob kong bonbon ninyo, hindi na ako ipasabot kung saan ang bonbon. Kaya kasabot naman kita kung saan ang bonbon, kita kaniriraman ta. Pero, kung na ay mga Amerikano rin ni Uba na to, mag-isgob kini kong bonbon, i-explain nyo na kung ninyo kung saan ang bonbon. Kaya hindi pa mo taga-dirin. No? Na may nasagol nga, no? Mga dili mo na to. Yung mga sa nilita po siya community, kinaamay mga dili mga Hudiyo, muna iyan i-explain ang Jewish custom. For example, si Nolo, nabil na kita tanan, taga Sibuta. Iskot ka niyo si Nolo, ito na po i-explain niyo kung sa'yo, si Nolo po sa history. Pero kung na ay mga Mekano, mga Insik, iskot si Nolo, ako niyo ipasabot nila, i-explain nila kung sa'yo si Nolo. Kung sila kasabot,
Na mo sa lagyan community, explain niya ang mga Jewish customs kay na may mga isod nga dili na mga dili mo nato, di pareha nila, no? Okay, sunod. He lived outside Palestine. Asa man ang kita? Most probably Rome, nas Roma nagkabase. And gradually, in inyo community, breaking away from traditional Jewish practices or the Mosaic law. Kaya mga Hudiyo, bende sila niya nang isundan ang balaod ni Moises, hinahanglan magpatuli ang mga laki, hinahanglan at tumusimba sa sinaguga. So, hinahinder ni sila separate sa Judaism. And predominantly, Gentile Christian. O, mas daghan ang mga dili Hudiyo o mga Kristiyano sa iyahang community. Muna na, iyan iyong i-explain ang mga Jewish practices or customs. Iusa man siya. Makita man ninyo sa simbahan, di ba? Muna yung mga karaan ng mga Christian symbol na murabag kung sa mga frat karon na sila yung mga sikrito ng mga code, yung mga sila yung mga sabot. Ang mga Kristiyan mo kami ato, nasa yung mga sikrito ng mga code na sila yung kasabot sa code kanino. Saan yung tawag kani? Hero. First two Greek letters. Kanik X, kanik, doon yung kabuwak X, o kanik brag P. So kanik X, mo ng key, CH. Kanik P, mo ng R. Mo man ang first two letters sa pangani, Kristo. So X, CH, o. CH, na kanik siya, mo ng R, kanik P. So mo ng first two letters sa pangani, Kristo. Niya mo nang itawag o key. Mo ni key, niya kanin mo ni ro. Ang tawag na key ro. Yung magkita man ito simbahan ng kaso. Kanihan ito, so, mo na ilahang mga marabag sikrito, kung muagi ka sa kapalay niya, kita ka na ay nunan, ah, Kristiyano ni nagpuyo din ni. Oh, yung sa Manisya, kanin. Alpha, Omega. Ng mga Greek na mga symbol, Alpha, Omega. Tanong na may mga kuha ng mga Kristiyano, mga anak, tungkol kay i-persecute pa sila, ipangluntos pa sila. Okay. Sila-sila rin ang kasabot, anak. Okay. Asa ka na sa ano, isda, kapantay mo sa simbahan, may mga symbol ng mga isda. Stola, altar, o sa mga decoration, isda. Ika na siya, apilan eh, no? Kanang isda, simbolo sa na siya sa mga Christians. Kaya kung sa may, ang isda, in Greek is ictos. Ictos, I, ro, ict, us, ictos. So, ika na siya, short term na siya, Yesu Christo, Jesus Christ, Savior of the world. So, I, X, Yeso Kristo, Ictos, the fish. Muna nga, ang balay na tunay mga isda ang ginuwi. Haka na, Kristiyano na siya. Muna sa katao na nagwintas na isda, haka na siya Kristiyano siya. Okay, natod ka rin, itali mo nato, no? Niya, kung sa may economic status sa iyang community. Okay. Kasagaran ng membro sa community ni San Marcos o ni San Pedro, Ictos, Roma, mga pobre. They belong to the poor classes. Ano man, kung sa may ipagamit nila, they use items by the poor, sama sa stencil, basket, riches are portrayed as suspect in the danger of riches. And they use the type of Greek koine. Kanang koine nga Greek, koine gigamit sa mga ordinaryo ng mga tao. Kaya naaman sa classical Greek, naasay, kanang mga casual lang para sa mga simple ng mga tao, koine niya. Kung igamit niya Greek siya ang pagsuwat. Kung na makaimbita na ang iyahang mga members sa community, hindi mga dato, kasagaran mga pobre. Okay. Yung isa yung pinaka-issue sa iyahang ibanghelyo. Yung isa yung pinaka-issue, suffering ng pag-antos. Okay. Kaya nga naman, ang iyahang community, ipagluto sila. Ipag-persecute. Sabi mo ito,
or the congregation has experienced or is about to experience persecution from being believers. Morning panahon ni Emperor Nero, nagipanakop ang mga Kristiyano, ipakaon sa mga liyo. Tumulong pinaka-issue sa iyang Evangelio, kung ihuntag ka na bang theme ba, tema, ka na bang usaka-issue na unay-unay niya palit no? Ang pagkantos. O ito si Kristo, o si Evangelio, ikatulog, gitagda ni Kristo na siya, magantos sa Jerusalem, magantos o magpakamatay. Ikatulog, kasi balik-balik na naman ang issue, suffering. Kaya ang mga tao, ang mga members sa community, ipag-persecute. Ang ipakita niya ba na ato magaling dito ng Jesucristo? Ipersecute, ilansan sa cross. O sana kita, no? Mga membro sa community, o sana ito nag-ian, sama sa atong dito ko. The community is in crisis due to the apostasy of certain members. Kung tinuod ngayon, kaman kini-persecute ng yung community, naghahin yung mga membro sa community na namiya. Nagbudhi, ginagilimot ang Ginoo. Siyempre, yung sabi, mahandog ka na, di ba? Kisano ka? Kisano, ipakaot ka sa isang may mingon na di mo iskapo. So, naghan kayo, may umay ani, apostasize. Yan gani siya, usap ni ka krisis sa community, kay ay mga mingro nga, asap na ito ang kuwari, elder na to, nagunako niya, wag na, no, di na matuos Ginoo. Crisis. The community is in crisis. Mark reminds them of the cross and the true meaning of discipleship. Pagsunod sa Ginoo. The pinaka-crux o pinaka-unod sa Ebanghelyo that Christ is recognized only on the cross. Mailan na itong Ginoo niya sa pag-antos. Ano ito, di ba? Sa tag si Jesus, nagbitay sa cross, bilansan siya. Ang nakahukong na kukinsa si Kristo, ang sundao, di ba? Pagkamatay si Ginoo ni ko ng sundao, surely, this is the Son of God. Christ is recognized only on the cross. Ang Ginoo, makikali din nato, masabta nato, kung unsa o kinsa ang Ginoo, tinaagi siyang pag-antos. Kumunin, mga Muslim, di din sila matuubang na ang Ginoo nagpakamatay, ilansan sa cross, ilang iyo na si Kristo mo, no? Ilan ko si Kristo, si Judas at nagilansan. Pero ang mga tao, pagkatao nila si Kristo na ilang nagilansan, pero ang Ginoo at nagilansan, pumatay si Judas. Ibig si Kristo, kasi si Kristo ko, no? Ikuha ko, no? Pero para na ito, no? Ang Ginoo at ang masabta ng kailangan nila sa pag-antos. Okay. Ngunit mga itabo sa mga Kristiyano ito sa buwan. Ngayon na ito ko'y video nga, short lang ko kayo. I think we're running out of time. At ito may nga makita lang nato kung unsa ang ilahan na naagian mga Kristiyano nga to sa ipakaon ng milyon, milyon na. Oo. Ipuha rin ako sa YouTube, no? Kalingawan sa mga tao. Roman Coliseum. Ako may mga sinihan sa una. Muna lang ang kalingawan. Okay. Okay. So, tungkol sa kanaghan sa mga tao sa syudad sa Roma, halos di na makontrol sa emperor ang mga tao. Kung mag-layot ang mga tao, hukot yun. Subusa ang ibuhat sa emperor na si Coliseum na dako kayo para mo ay kalingawan sa mga tao. Kung samtang nananaw ang mga tao sila kalingawan, naa sila libre nga pan tanan nga mga tao pagkanon para way gubot o niya apil sila mga kalingawan sa kung sila'y kalingawan o nga yung mga gupat sa dagat tumatan ang nagtubig yung mga barko gupat sa dagat lahat yun ano na magupat no? No. At least karon ang kalingawan kaya to hangtod karon o man usap
no, anak lahi lang, live lang ilang ha, live ka pinatyanay. Pero karoon mo lang ipong tanaw na TV, no? Ang mga salita na ito, pinatyanay lang niya po. O, pinatyanay, no, sinay, no, gabay po. Talas TV, po ilang ha, live yun, pinatyanay. O niya, mag-sano, ito ni Shortan, no? Ya mamisano kay ipasangin lang man sila na sila hinungdan sa sunog sa Rome sa gituyo ko ni Nero ama para na lang si Lusot sumona ang mamisano ipatakom nila okay nihimo nila kalingawan okay atay forward okay. Ya mamisano kaniadto kasagaran mga kubri. Itatulo mo itong mga kubri ang maminaw. So, mga ordinary ng mga tao na nasa lower class. So kung yung mga Kristiyano, ipatakop nila, ipasingin na sila sila ang nagsunog sa Rome. In fact, it was Nero. Kaduha, ipasingin na sila ng mga kanibal. Mga kanibal sila, mga kaon sila, punod sa tao. Kay magmisa sila kagabi, ilang kanon o inon ang lawas o dugo sa usa ka tao gitawag Kristo. Murang kanibal din sila. Ay, lawas anak, ipasingin na sila na sila mga sexual kuan pervert. Ano man, mga incestuous kung ano nung kayo. Di naman sila brotherly o sisterly kiss. Okay. Kaya muna nga, may naging patakpon o kapat yun ni mga Kristiyano. Thank you.
Haleluya, no? Amar perro. Okay. So, usa ra to sa mga na types of persecution, no? Uban mas grabe kay ihigot sila sa poste o yung gabi idusitan sila kay para mo imo suga sa dianan, galing niya mag-isa mo, kasakit, irasuno. No? O daghan pa. No? Okay, so, mo ito iyahang situation sa iyahang community. Kanya mo ng context, kundi yun ang Ebanghelyo na suwat, Ebanghelyo ni San Marcos, na daghan sa mga members sa community, no? I-persecute ang uban. Sunog, panglansang, sunog. Okay. O si San Pedro mismo, no? Ilansang San Cruz, kuwag siya kay Mato niya, ito na siya angayan. Ilansang San Cruz, sama ni Cristo na nagtindo, kaya kuwag. Pero maro siya, bright siya, kaya naman, mas dali ka mamatay kung ikuwag. Kaya mag-emorage pa ka. Ang dugo, higa, no? Kuwag o, yung dugo, padungo siya mong kuwan. Brain, o to. Kung mag-emorage siya, patay. Hindi na nga magdugay. Kaysa standing position, kila pa ka-adlaw, okay. Okay na. Unsa may tumong sa Ebanghelyo? Okay. To show the necessity of suffering in Christian life as witnessed to by Jesus. Kasi Kristo mismo ang Ginoo nag-antos. No? Kita usab, no? Moag usab kita niya na. No? Normal na mag-antos usab kita, suffering. Una na kung sa ito ang pinabuhi Kristohanon, no, sa ahay mo, kasulindiro na ta, no, mo ni tumong si Ebanghelyo ni San Marcos na, ano yung mag-antos na ito, kapil din ni isip Kristohanon, na agit tayo mga pag-antos. Hindi mo na ito mismo na pinagyo sa pag-antos si Kristo na banhaw, pinagyo siya sa pag-antos na tukupan ka niya kita usap na banhaw, no? Okay, now, awa ka niya po, ano siya, 76, learned without work, pleasure without conscience, science without humanity, knowledge without character, politics without principle, commerce without morality, worship without sacrifice. Simbata pro ay mga pagsakripisyo o pag-antos. Okay. Now, tapos ang mani na isulat ang Ebanghelyo ni San Marcos, kung diin mani siya. No? Matod sa mga in the stream of suffering, no, ang tema sa isbutan na muna ni San Marcos, nakatabang na nato sa pag-ilang kung diin kapit isuwat ang mga Ebanghelyo o kanusa. No? Diin man inasuwat dito sa Roma. The Gospel of St. Mark was written in Rome. No? Mga unsang tuiga, no, between the death of Nero, 68 AD, and the destruction of the Temple of Jerusalem, 70 AD. No? Ano nga kayo nung tanga? Patuloy nga nung kabaw sila nga between ano nga panahon. Okay. It was the time dito nung nagsugod ang persecution sa mga Kristiyano sa panahon ni Nero. Ito nagsugod. Kunya, ano mga temple, the destruction of the Temple of Jerusalem. Tungod kay, isuwat sa Ebanghelyo ni San Marcos na itagna ni Kristo nga ang templo sa Jerusalem nagupa. Namo nagingon sa mga skala, most probably nagupa na ang templo sa Jerusalem by the time of the writing. So 68 to 70 AD. So si Kristo namatay mga sa tuwing namatay si Kristo 30 AD ba ito? 30, no? 30 AD. O, mga 30 AD. O, 33 AD. Yan, nasuwan ang pinakaunang Ebanghelyo, 68 to 70. Dugay na tayo, more than 30 years.
Hindi mo na pumunta na ba? Kinsa ba may nanginom doon sa ipangsulti sa Ginoo? Pag ito'y cellphone sa wala na makarecord. No? Sa mga ipangsulti. So muna sa kanisya, collection. Kung sa nilipo ba nimo? Kasi, so hindi na usa ka tao ang author ani. Ang usa ka tao na yung mga tao na nagpundok. Pero, ang mga stories, gikan sa nagkailangin ng mga mikro sa community. Okay. Evidence, nanong Roman. Okay. Sa pinakauna ng sulat ni Pedro, St. Peter, 1 Peter, there's a cryptic greeting, Babylon, and to my son, Mark. No? Isang Pedro, sa pinakauna ng sulat, ingon siya, greetings, no? Ikan sa Babylon, no? Nana, kaninyo, o to my son, Mark. Sa iba sa buti ini. So, kaning Babylon, greetings from Babylon. Kaning Babylon, mauni siya, cryptic, mga kod-kod ba? So, dili ni siya ang syudad ng Babylon. Mauni siya ang Rome. No? Silang panahon, Rome is called Babylon para sa mga Judyo. Kaya nga naman, ang unang templo sa Jerusalem, gigupa sa Babylonians. Yeah, tungkol sa ikatuhang templo, ang ikatuhang templo, gigupa na sa kinsa nagupa ang mga Romans. Mauna na ang ilahang term sa Rome yung Babylon. Oo. Oh. Yan, secret pa para kung ang kaligsuan ni San Pedro ma-intercept ni siya mga espiya, di nila may bawaan kung piindikan ang suwan. Di Babylon may nakasuwan. Pero kapawa ng mga Kristiyano kung hindi yung Babylon, Rome. May by that time, no? Ang Roma sama sa Babylon kani ato was the center of the world, capital of the world. Oh, huwag sa mga Kristiyano na sa Babylon at this time. The Christians were in Rome, not in Babylon. Hindi yun yung Babylon na nataraan ng Babylon. Okay, so, una nga, okay, to my son, Mark, na si San Pedro ang kasuwan. Greetings, ikan sa simbahan sa Babylon. Ikan sa Rome. Donation of donation of poor widows in Quadrantes. No, nag-isgot siya na ito, natunay na ito sa templo. May mga dato na naghatag na ay kumbring na babae na ihatag donation. Kanya ang gigamit niya ng term sa kwartal ng ihatag, Quadrantes. Ano sa mga Quadrantes? Roman coin. So, ano yung sinang, kami sa Roma? Kaya gigamit, gisgutan niya, Roman coin. Kung yung gisgutan niya, ang babae niya, hatag na ito sa sipot, o sa kapiso, one piso. So, pasabot ka na, o naalis Pilipinas, siguro kay piso may gigamit. Kung ingo ngayon, $1. Ang naalis Amerika, siguro, kung gigamit, ikodrantis man, Roman coin. So, most probably, naalis sa Roma. Okay. Large number of Latinisms, Greek terms or phrases that reflect Latin. Kumaganti yung mga Latin na mga phrase, ngayon i-appeal na ito sa Ebanghelyo ni San Marcos. Ang mga ino sila na akang Ebanghelyo na kasuwak ni dito sa Roma. Okay. Mapanikaraan mo yung mga Pilipin. Okay. Now, structure sa Ebanghelyo. Okay. The Gospel contains both a geographical and narrative structure. So, ang pasabot ni ini, na naasay ka na naagusuhan ay ang pagkasuwat sa Ebanghelyo, hindi natin siya nga gubot kay pagkasuwat. Na ay hatay pride kayo na imungtunan ang Ebanghelyo, ang structure niya, naasay ay order ng pagkasuwat. No? Kung saman, doon ka buong geographical o narrative structure. No? Geographical, ang story niya, nag-iskot siya sa story ni Galilee. Pag-umantangan ni Moab na ito sa Jerusalem, o dito na tapos sa Jerusalem. Kang San Juan, napalipalik man. Galilea, Jerusalem, Galilea, Jerusalem, Galilea, Jerusalem. Yeah, masarap, Galilee. Kung mas Galilea, nato siya sa Jerusalem, matay siya. No? Ang siyang Ebanghelyo, si Jesus ni Atos, Jerusalem, o naghagis sa templo. No, naghagis sa templo. Pag humay pong hagis, ipatay siya. Kang San Juan, pagsugod pa lang si Jesus ni Atos, templo, naghagis na siya.
Pag huwag ngayong panghagis, ibalik pa sa Galilea. Pag ibalik din sa Jerusalem, dito, ibalik din sa Galilea. So, iya ha, pag panghagis ni Jesus Templo, pag huwag nakatay na si Jesus, kaguhan, pagsugod pa lang, nakagis na si Jesus sa Templo, huwag pa siya mamatay. So, iya ha, yung structure niya, from Galilee to Jerusalem, huwag. No? Ang narrative structure, his final days until his death. Ano na yung narrative? The beginning of Jesus Christ, the Son of God. Sa sugod si Ebanghelyo ni San Juan at ni San Marcos, yan ang iproklama kung ginsa si Kristo. Jesus Christ, the Son of God. Si Kristo ang anak sa Diyos. Okay? Yan. Ano man? First, multiplication of loaves. Healing of the mute Gentile. Second, multiplication of loaves. Healing of the blind man of Bethsaida. Sabi siya, no? Kung ano siya mga, kinsa man siya, kung siya anak sa Diyos, kung siya may ikuhat niya. First, nag-multiply sa pan. Ayos siya, bukol. No? Multiplication of loaves. Healing of the blind man. No? Kami, punta, bukol. Okay. Miracles, but keep it secret to avoid misconception of Messiah. So, si Ebanghelyo ni San Marcos, sinibungta kasi Jesus na sige ayong bukol o kamang. Sige ayaw niya. Yung pagkaayaw sa bukol o kamang, na mangyayang dito pa ng upuan. No? Diin na niya ang bukol. Ayok, saba, ay panabi. No? Kasi si Bartimaeus, kaya sa diin na niya, ay saba, ayaw panabi. So, maling itawag nila secret. Ano? Itago-tago man si Ginoo. No? Technical term, itawag lang messianic secret. Ano? Itago-tago man. Yung siya gusto nga ipanabi sa mga tao. No? Tungod kay di gusto si Jesus na ang mga tao matuo niya na Mesiya tungod siya gamhanan. Kay ang pagtuo sa mga tao na ang Mesiya no, usa ka gamhanan nga mura ba ang military ruler or figure nga muabot gikan sa langit o muntugod ang tanan nga mga kaaway kung ipagtuon na sa Mesiya mura ba superhero ba muna ipagtuon nila sa Mesiya mura superhero niya ni gusto si Jesus nga muna ipagsabot sa mga tao na muna ng Mesiya gusto ni Jesus nga masabtan ang mga tao na ang Mesiya di ay lahi sa ilahang i-expect Mesiya na superhero, hindi ko na ang Mesiya. Una na gusto ni Jesus, may bawaan sa mga tao kung kinsa gayon siya. No? Na siya o sa Mesiya na nag-antos. No? Una ito ang messianic secret. No? Unya, karong naglawa, ang pistahan ni San Pedro, San Pablo, ang Ebanghelyo mo ni siya. Tunga-tunga sa Ebanghelyo, Confession of Peter, ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Diyos. So the first, Jesus Christ, the Son of God. Pagsugod si Ebanghelyo, tunga-tunga si Ebanghelyo, si Pedro, ningon, ikaw ang Mesiyas, ang anak sa buhay na Diyos. My structure then, you are the Christ, the Son of the living God. Okay, so ipanagda ni Jesus na mag-anto si Jerusalem, mag-anto ng pagpakamatay. Kaya ikasapa niya si Pedro, no? Ina niya na, pahawa na ko sa tanas. Kung gusto din ako sa, no? Kanalang translation ko, yawa ka, pahawa. No? Yan ibalikas si Pedro. Diyan ko ba si Pedro na, Ginoo, pili ka na, mahitapo, nung ato ka sa Rosalie, kung magpapamatay. No? Di ba sabi ito pa si Ginoo? Pag-urgan niya gidahin si Pedro, di ba na, ikaw Pedro, no? O. Oh. Hatag kami mo ang ginari, ang yawi sa ginari at sa langit. Kaya huwag lang yung tao mag ipadayag, no? Hindi sa amahan, pati sa imo lamang. Nabulahan ka, Pedro, na pagkuman, yawa ka, pangawa. Kaya mong nahuna, umununa sa Diyos, lahi. Okay, so na, first prediction of the passion. Second, third prediction of the passion, no? Puro pag-antos ang kasakit. Okay, the son of Zebedee. In the healing of the blind Bartimaeus. Okay. And then, sa kinatapusan si Ebanghelyo,
ang sundao ningon sa no? Tinukod kayo, hindi ang anak sa Diyos. Okay, what does it imply? The passion, death, resurrection, which is the theme of suffering, the training of the disciples. Okay. Nanaan ngayon, kung si Kristo mag-antos, mausat ang mga dinokan. Mag-antos usap ang mga dinokan. No? Ang structure niya, pagsugod, si Kristo, anak sa Diyos. Kung ato nga, ikaw si Kristo, ang anak sa buhay ng Diyos. Yung tapusan, hindi, ang sundao na Roman centurion, Roman soldier. Ikaw, anak sa Diyos. Tingnan naman, ang mga member sa community niya, mga Romans, mga muna nga, Roman soldier, ang ingot, ikaw ang anak sa Diyos. Okay, so muna yung structure sa iya, ha? Ibang yung Diyo. Okay. But kids naman si Jesus, Marco ni San Marcos. Okay, some initial impressions of Jesus, no? Okay, patong sa mga scholar, no, si Jesus, sa Ebanghelyo ni San Marcos, siya usaka Theos Aner in Hellenism. Sa maning Hellenism? Maning Hellenism, sa panahon sa mga Hudiyo, sa mga Romano, ang ilang mga story, ikan sa Greece. So, kapag Hellenism, it refers to Greece, o mga Greeks. Kaya katong mga Greeks, mo sila ay maayo kayo muhimo ang mga story, di ba? Hercules, muna, di ka na sila nisip. No? Katong mga Zeus, Greek mythology, di ka Odyssey, o di ka na sila niya. Kung sa mga Theos Aner, o sa ka, divine man infused with the power of the spirit of the God. Example na si Hercules. Example na si Perseus. Katong mga demigods, mga si ilahang Diyos-Diyos na si Zeus, no? Naaman siya mga tao, mga babae nga ihap, no? Nagka-relasyon siya, kunya, mga tao nga mga babae, nanganak. So nanganak sila o half man, half human. Muna gitawag o Theos Aner. Yang ilahang ipagawas nila si Kristo, mura sa si Hercules. Half man, half God. O Theos Aner. Kaya kaning Theos Aner, kaning half man, half God, Hercules, maagi din sila pag-antos. No? Perseus, maagi pag-antos. Nagkating mga pagsuway. Anton nga, no? Mugawas sila nga magpadaugod. Muna ilang ipagawas na pattern. No? Some initial impression. Basa ni mo sa Ebanghelyo ni San Marcos. San Marcos, murang si Hercules. Murat si Perseus, upang yung mga demi Greek gods. Okay. Kaya naman, kini mga tawhana na sila'y gahong. Nausap sila'y of Jesus filled with the Spirit, works healing, extraordinary wisdom. Okay. So, una siya, no? Okay. Kaduha, Jesus is the teacher. He is designated as such. Itawag siya sa iya mga higala, siya mga kaaway. Okay, but he is a strange teacher. Okay, ano man lang, siya din siya preso ba niya mga magtututlo. Okay? Mark portrays Jesus as the authority over and above the law, the Sabbath, and the temple. Yung mga magtututlo nila, mga preseyo, pwede man silang mag-iskot kabahin sa balaod, the law. Sabbath, support. Sa atong itong panahon karon, no? Mga tanang magkuha o PhD, from school and doctoral, niya maghimo mag-paper o thesis, bisag para mag-graduate ng bachelor, maghimo o thesis, di ba? Na nang, itawagan na ng mga thesis na kuha. Mukot mo, di ba, namamoy, sa Paul, namamoy thesis. O niya, para inyo na ma-prove inyo thesis, mukot mo mga expert, matod ni Albert Einstein. No? O na mo nang iningon yan, pinilimutan na po ka ng citation, dinigikan, di ba? So ikaw, ligamit ka sa authority ni Albert Einstein o sa expert to prove your thesis. Si Jesus, lahi, huwag siya magamit sa authority sa law, Sabbath, and temple. Teacher siya, iyang igamit ang iyang kaugalingon ni authority. O ito, ingon siya, ako nag-ingon,
Ningon si Moises, ningon ang mga propeta, pero ako nagaingon kaninyo. No? No? Si Moises, itugot, nagkamo, pwede mag-divorce, pwede magbuwag. Pero ako nagaingon kaninyo. Noon sa giusa, sa Ginoo, sa Diyos, hindi pwede buwagot sa tao. O na, strange teacher. Nalabaw pa siya sa balaot o sa mga propeta. Okay? For example, no? Sabbath day, ngayon nga, hindi pwede mo trabaho Sabbath day, no? Nga, for example, na ay nahagpong, na ay mga masakiton, niya ay giayo mga masakiton, niya nanuyo mga presiyo, nga, anong imo man ang giayo? At law, Sabado man meron, Sabbath day, balaon man nga, hindi pwede mo trabaho. No? Kanya mo sa may tubag, ito sa Ginoo. Ngayon siya nga, kung sa'yo mas may buhat doon, kung naakay anak na mahagpong sa kuan di dili ni mo pa-onday, dili ni mo luwason. Usa may angin buhaton sa adlaw Sabado, ang pagbuhat o maayo o ang pagbuhat o takutan. No? So, igamit ng authority, wa siya magsalig sa balaod o sa templo o sa sabat. Iyan ang kaugalingon na authority. Okay. Next. So, lahi din siya ng ministro. Amen sayings. No? 13 times. Substituted for the prophetic, thus says the Lord, for the tone of finality. Only style sa mga karaan ng mga propeta, no? Isaías. Ang Ginoo nag-ingon. No? Ang Ginoo nag-ingon. Thus says the Lord. Mone akong nakitaan, ingon ng Ginoo. Okay, ingon naman Ginoo. Wala ay question, no questions. Ask kay final naman. Kaya Ginoo naman nag-ingon, no? Tone of finality. Ang Ginoo ni Kristo, iya ka ng Kristo, no? Pero wala siya ningon, ang Ginoo nag-ingon. Ingon siya, ako nag-ingon ka ninyo. I say unto you, ako nag-ingon ka ninyo. So, say it, so, amen, amen, I say unto you. So, gigamit niya ang iyang kaugalingon ng authority. Dili authority sa Diyos o sa ubang propeta. Pag-ibig iya ang authority kaya naman, siya ba ka Diyos? Muli nga, lahi siya ng mga teacher. Okay. Tone of finality. Okay. Inyo sa may reaction sa mga tao. No? Kaya, una, ang mga tao na, you're astounded, you're reacting wrongly. Ganahan ang mga tao niya. Inyo sa may mga reaksyon siya, mga silingan, kagagana sa red flag siya, exasperation, mura sila nagpulaan, mura sila na, sa mga misya, nabuang naman eh. Diba? Pinumdumaw itong mga eksena na sampang nagwali siya, nalabot niya mga iksoon, huwag niya mga parinti, kaya ilang kuwaon si Jesus, kaya naman, pinapagtuwa na nabuang naman siya, sa mga ipanapit. Your mother and your brothers and sisters are here. Ano man? Ano naman to kasi na kailang takpon si Jesus? Kaya he is out of his mind, nabuang na. Exasperation. Diba sa pre, ikaw ay mingon ba na ang mukaon sa kumdugo o minom sa kumunod? O nabalik. Ang mukaon sa kumunod o minom sa kumdugo. No? Hindi ka. Ito nga na, nabuang ng ito nga na. Diba? Isang kinsa labing ko niya, ako ang anak sa Diyos. Eh. Isang kinsa tao niya sa gawas niya, ako ang anak sa Diyos. Ngayon siya ka, nabuang ng ito nga na. Kaya kung saan yung pagtuo rin lang ang Kristo. Diba? No, na, nabuang ng Kristo. Ang nakalahi lang kay kini si Kristo, he provided his words with proof. Kung saan mga milagro, in Herod's court, nagtuo sila na kanin si Jesus, si Juan nga magbubun niya, ganabanhaw, nag-uwing ikas kinatay. No? Ang problema, ang mga yawa na ganyan ko'y nakaila na siya anak sa Diyos. O ito na ay mga taong yawaan, di ba? Yung musulti ng mga yawa. Kung sa may buhang tuyo na mo, Jesus, anak sa Diyos. Yung tapay pa mga yawa. Ang tokiwa. Ang mga yawa na kaila pa o pinidawat na yun kasi Jesus anak sa Diyos. Tawa. Pero yung mga pahinti, yung buang mo yung mga, yung mga silingan, na kung anang sa patapian niya. No?
ka mga yawa. Lebog. Sa palitinuod lang, ang mga yawa, mabasa ang Biblia. Ang kita, di. Diba? Oh, kita. Diba? Okay, diba? Ang yawa, kinundumog. Ang yawa, nagpakita sa Ginoo. No temptation. Ikot pa ang yawa sa Biblia. Ikot siya sa Biblia. So, mabasa na ang yawa sa Biblia. Dili ko ibasa kay labaw pa. Pero sa may nakalahi ko, yawa mo basa sa Biblia, ilan niya tumano ng suwat sa Biblia. Oo. Oh. Sa uban ng mga magagalo, ba mga uban ng mga lahi tinuhuan ba, nagamito ng Biblia sa pagpanakot sa uban. Okay. Kung sa may reaksyon sa mga eskriba o sa mga Pariseo, hostility. No, gusto ng patyon sa Jesus. Okay. Kung sa may reaksyon sa mga tao na nabuyo sa Pinisya o sa Decapolis, immediate and favorable. Kung sa may reaksyon sa mga tinutan, disciples, pasulbay, maligog sila. Gusto mo yung pasabutan niya. No? Kanunay, sige silang panuban ng mga tinutan, ang dosing ang mga apostolis, tingin sila makasabot sa ibuhan, sa Ginoo, apprehension, mas lang, pamayawan. No? Una sa ikasapan sa Ginoo, diba? Ito, ibanghelyo gahapon. Sa mga ibanghelyo gahapon? Ha? Na, sa mga ibanghelyo gahapon? Na sila sa dagat, diba niya? Kusupuso ilang sa kanan. Diba? Nabuyo, nagkukulong ng mga tinutang, Lord, Lord, magamatay na ta. Yan, Ginoo, eh. Tungan na siya. Bisag ko, kusupuso ng ako. Diba mo sa mga itumal sa Ginoo sa mga tinutang? Kana siya no, kung mo gamay pagtuo, di kina to kapati. Pero kung imagino na totoo at ang ito, ipamalikas to sa Ginoo. Mga puang, iba na ba na? Kusay, makapasa ko sa Ebanghelyo, ha? Masa ko. Ang Ginoo, kapit eh, puno nga, puang. Fools, di ba? Fools. Pero kung ang itag fools, huwag ang itagting na to, kaya ito ko na ito ang inquiry. Pero yung binis na yun, mga buang mo, kasipitan. Pero mo sa na mga tinotan? Hindi mo, dahil kayo na, mayroon nga mong gamit buang maka. Ang siya pa sa buta pa rin. Oo, no, pero atong ko rin ba nga, ang mga tinotan, itong ato ko sila kahina. Nga, ang ino ko mismo, no, na-exasperated siya, napuno na siya sa mga tinotan na naghanay kong ipuhan ng mga milagro na kita na mo sa mga, no, ang kita po, mga hinatay na buhi. No? Nakaduhon mo sa mga pulong ang pulong ang pulong ang pulong hindi ang pulong makasabot. Ito si, di ba, si Kuan, si San Pedro, si Panghilyo karon o si Panghilyo, yung mayroon na, ikaw si Kristo na nag sa Diyos, ang idahin sa Ginoo, kanya pagkataon, ikasapan sa Ginoo. Di ba? Tinanag na ang Ginoo nga, inuman na niya, matupos si Jerusalem, magantos o kong pagkamatay, ang ingo si Ginoo, ang Ginoo, di na, may tapo. Sige, naman sa Ginoo, si Ginoo. Jawa, pahawa, nato. Announce. Iyan, ibalikas. Okay. Pasok na, ibalik na sa mga tinunan. Okay. His true identification by the Father at baptism. Sa pagbunyag niya, mawakin niya ang tinanangka kong anak. No? The Son of God. Okay. Now, pilmi na itong madumog, si Jesus, itawag, anak sa tao. Son of man. Jesus as the Son of Man. Kasi pa, ang anak sa tao, no? Nakagumagumuna ang pirmi ng gamito ni Jesus. Ang anak sa tao, mong anak o gikan sa langit, anak. Ang pirmi ng gamito. Kung sa'yo pasabot ang anak sa tao, or is the operative title of Jesus in Mark is the Son of Man. Operative, yung operative, ang termin na gamiton, kung mag-isgot siya kapahin siya kung galingon, isa na ingon, ako ang anak sa Diyos, o ako ang anak ni David, o ako ang Mesiyas, di isa magamit anak. Ang termin na gamiton, kung mahin sa galingon, ako ang anak sa tao. Kung saan pasabot na ng anak sa tao? Nung tinipulong ang anak sa tao, igamit natin eh, sa sinagdanan pa sa panahon ni Propeta Ezekiel, o kinig-emphasize ang pagkatao sa propeta, his humanness, no, na siya, matingon sa mga dibati na ito.
Tahu naman siya, anak sa tao. Kita, mga anak mga sa tao. Muna nga na atin mga kiniiya na tao na nun. Muna nga si Jesus, pag-ingon niya na anak siya sa tao, naas siya mga kiniiya na tao na nun. Maubitong ko sa Ebanghelyo kahapon na naas siya sa kayan, na ikusunod ngayon sa kayan, nakasakay naman sa ng barko pamunta na, no? Kung uyupo ng barko, makamatay yun na. Na, yung ginapusukin bawat, pero nga nung wakon siya tumata. Gawat mo sa mga tinunan nga, Lord, Lord, mata na, ginapulunan. Huwag mo sa uyupon siya. Ha? Anong katukong siyang maayo kung sa may unahon na inyo? Ay? Gikapoy. Gikapoy sa sinistibong atlo, nagkakulang ka, nagkakawali, nagsanya-sanya, gikapoy mo na pagsakya sa barko, bisang puti ng puso. Uy, kuyong nun maayo. Huwag ikon kamata, kahit ko, gipon. So, kay, gikapoy. Anong gikapoy mo siya? Ay, tao lamang siya. Son of man. No? Una. He sleeps soundly. Pities the hungry crowd. Nagulong sa mga tao na pagkantanin niya ang mga tao na ipagbutong, tagari sila ang pan. O ito, na-multiply. Huwag niya, nagulong siya sa mga tao, ipagbutong, makuyang panan sila. No? Pities the hungry. Is irritated by unbelieving disciples. O ito nga, nanuyo siya sa mga tinutan. No? Amazed at all religious unbelief. No? Ikaw siya na buang siya. Is angry with synagogue and temple officials. So makaingon na hindi sa Ebanghelyo ni San Marcos ang ipakita ni San Marcos ang pagkatao ni Cristo. But Jesus is truly human. Tao yun siya yun. No? Okay. Jesus, this is Jesus' self-definition. No, son of man, anak sa tao. No one calls him as such. Rather, he uses it when speaking of himself. Used to know Jesus' humanity. Na siya, tao. Okay, muna nga mga iglesia, hindi pa yun ang kanyang ipaghilid, ang aura. No? Na si Jesus, tao, regular ay. No? Emphasis of the humanity of Christ is corrective and meant to temper the image of a glorious Messiah. Unang punta na, anong i-emphasize ni Marcos ang pagkatao ni Jesus? Anong iyang magbina mo? Iyang mo yung ipakita, yun ay maayo ba? Kaya mga tao magod, nagtumumagod sila ng Mesiyas, o saka, no, dikat sa langit, ang daghanan, marang superhero, superhuman, marang superman. Ang hindi ko binari man, superman ang Mesiyas. Hindi mo naging ipakita ni San Marcos nga, si Kristo, Mesiya, pero tao. Muna nga, corrective. The emphasis of the humanity of Christ is corrective and meant to temper the image of a glorious Messiah. Okay, so far, nakasunod pa mo. Clear? Yes, very good. Okay, clear as man. Okay, namunik, no, nung hindi yung gahapon. Nagkaguliyang na sila sa natanan. Actually, ang description kahapon sa Ebanghelyo ng subasko, hindi man itong bagyo. Kabaw ba po ang isa ng subasko? Kalit. Mura, a few days ago na isubasko na itapo, Manila o sa Cebu. O nga, yan, nakasuway ko na, nasayin ko sa Burugan, Isil Samal, niya, nagdakos mga batangon, nga sa usap isla, labang mislagat, ya, ito di panahon, kainit, ana-ana. Ya, paglabang na momento, okay, okay, isa na, mamalit ang tabi. Italit ng dagong hit-hit, ya, paguman, ikusog ang uwan, ikusog yung hangin, ikusog-usog yung mayo ng mga bangka, yun ang maglabang. Nag-ipuyawan ko kay Y signal. Kung niya kung saan ay nahuna sa mga ginikana dito, hindi may makalabang, eh, hapo na rabang. Kung kinahanggalit niya mulabang, yung mga experience na paglabang na mo, kung nilurang naman siya, nilurang, kung gusto niyo po ng baon, gusto niyo po niya ng mga bangka, okay na mga kuhan, mga mananagat, pero sa pagsakay na mo, motri nga dito na po makalimta, mga marang nasantik, yun na mo, nanan santos, santa sa langit kay, ay, kuya, ako, medyo king baon yun, mga anak mag yun. No? So, motri, marang po, motri example sa Subasco. Subasco niya, ang mga tinunan, mga expert dito sila, mananagat dito sila, Pedro. Kabawag yun sila yun. Kabawag yun sila ng mga matay na sila. Huwag ko nga, ito siya, ito ang binuo.
kasapan may doon sila. Huwag may pagtuo. This title is rooted more in Daniel, a son of man who ends up triumphant over his persecutors. No? Okay, in Mark 14:62, Jesus identifies with his suffering, yet faithful and triumphant son of man. Diangkos, sige doon kasi mag-angkos. No? Ang anak sa tao, mag-angkos o magpakamatay. Kung sa katulog at lawang mabanghaw siya. Ang ipirmi niya ang ipredict, ang isulti. Okay, now, reveals the very essence of Christ. For the Son of Man Himself came not to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Diba? Kung tanaw din mo, kini si Kristo sa Ebanghelyo ni San Marcos, at the backdrop sa nahitabo sa iyang community, ipagdakop sila, ipagpersecute. Ya, ipanglawag sa liyon, ipaglansang sa krus. Di makaingon sila na ang pag-antos ni Inamo, nung kami ilansang, kami nagkikiusa sa pag-antos sa among Ginoo. Naiusa kami niya. O ito na nga mga Kristiyano nga ito, no? Iko sa persecution, nagagip sa sarili. Na na yung mga Kristiyano na sila mismo, nangandam na sila na magpakamatay, magpakamartir. Namo ito itawag ang mga virgin. No? Saint Agnes, virgin and martyr. Saint Agatha, virgin and martyr. No? Kori silang mga Kristiyano nga no? Gusto silang magpatakop o magpakamatay. E gano'n man. Kay aron sila mahiusa sa ilang Ginoo sa pag-antos o pagpakamatay. Kay kung sa ilang pagigiusa kang Kristo, sama na si Kristo na panhaw ikan sa mga minatay, sila usap ng laog na mapanhaw usap upan ni Kristo magmataugod. So, makita na to ang context na siya pagsuwa sa Ebanghelyo. Okay, ang context ng community. This title will give way to the Messiah foretold by Isaiah, the suffering servant of Yahweh. Ngunit kami basahon ng Ebanghelyo, ang first reading, second reading sa Holy Week. Nakabantay mo? The Holy Week, kanyang the suffering servant. Ngunit first reading sa Holy Week. Kanya ang Gospel, mag-isput ng kabahin. No, nabi na si Judas Permit, si Ebanghelyo, Holy Week. Holy Monday, Holy Tuesday, Holy Thursday, Holy Thursday. Now, kung sa mga titles ni Jesus na makita na ito sa Ebanghelyo, we're almost done. Okay. Kristo o Messiah, ang nananabiyan, o Son of God, Son of Man, Rabbi, Teacher, King, Shepherd, Holy One of God, Bridegroom, Prophet, Son of David, Coming One, Mightier One. Mauna yung mga title na i-address nila sa Ginoo, hindi sa nagkalitain ng mga tao, sa mga tinunan, sa mga stranger, sa mga regala, sa mga kaaway, no? Ang panunsa man ang pinaka-popular, pinakasikat na title na gigamit kang Jesus. Sige, balik-balik ba? The Jesus guy, really. Son of Man, 14 times. Son of God, 8 times. Christ used in titular sense only 4 times. Okay, so balik-balik. Okay. Yeah, sa Biblia, ano din mo makita ko kung saan importante ka na nga word, kung ka na balik-balikon, ikapila na ibalik. No? So, for example, ganyo, Son of Man, anak sa tao, 14 times. Kung muna yung style sa mga biblical scholar, para makakita sila kung saan tumungan nila sentence, kung saan mga words na ibalik-balik. For example, itong Ebanghelyo sa Easter Sunday. Yung Easter Sunday, ang Ginoo pakita sa mga tinunan, ang film niya, ang talinaw, maanaan ka ninyo. Ikatuloy niya ibalik, ang talinaw. Una lang kami na maghimo, mag-anda, mag-wali, mag-pick up namin. Morning, tumong niya, ang talinaw. Kaya naman, ikatuloy, i-mention ang talinaw sa Ebanghelyo. Kumunan, Son of Man, 14 times. Son of God, 8 times. Yung lang ipon. Okay. So, kaya naman, kung gusto nga ipakita ni Marcos ang pagkatao ni Christ is humanity, Son of Man. Now,
messianic secret. Why Jesus might have directed even his own disciples to keep quiet about his identity. Ano? Nagbuksan ba ha? Naayaw ako, gaayaw ni mo. Naayaw panabi dito. Kaya naayaw ang punta. Kaya ito siya, ipanabi nino sa mga tao. Nakahinundo ko na nga si Ibagilyo nga ay panabi, ay panabi nino na ito. Niya muna lang ginoo. Inano siya makasuot sa mga lungsod. At ito nino siya gawas. Magtago-tago rin nun siya. Jesus' contemporaries almost universally expected the Messiah to be a military ruler. Robert Alexander the Great, ganang Messiah. Opot. No? He wanted people to approach him with true faith in him as one who serves, not as a military leader. Okay. The secret of Mark's gospel is revealed. Jesus is the suffering servant prophesied by Isaiah centuries before. So, mo rin ang gibasihan ni San Marcos na si Jesus, mo ka ito ang ipanagna ay propeta Isaías. Doon ay, no, usang ka-figure na ito na nag-antos. Antos yung maayo, apang siya, no, iisa sa Ginoo at ang suffering servant. Mo rin, isto. Ito, kung pinaagi siya mga samat, kita na naayo. By his wounds, we were healed. The suffering servant. So, morning, sabihan nun sa suffering servant niya, siya, mawalay sa lahat, ibigal-bugalan siya, ibigal-bugalan niya now, no? So, suffering servant. Kaya mo nang ipakita ni San Marcos ang si Jesus, morning, suffering servant, ipanag na, ipopeta ni Isaías. So, morning, lahat, pagtuo sa usap ang Isaías, kung siksik ay sana, no? Di ka pang legs. Murang nagpa-derma siguro ni Ika. Pagpas pa, no? Buti nga, huwag yun. Muna ilahang pagtuo sa Mesiyas. Sa mga Hudyo, ano yung Mesiyas ka maapot? Pero si Kristo, muna yung Mesiyas, tinuon niya Mesiyas, ipakita sa mga tao. Luwason ka mo, hindi pinaagi sa espada. Hindi pinaagi sa cross, pinaagi sa pag-ibukma. Kung ang Mesiyas maglingkod sa bulawan na trono, ang trono sa tinuod ng Mesiyas o ang cross. Kung ang corona sa, no, Mesiyas o bulawan, ang corona sa tinuod ng Mesiyas, trono. Okay. The way of discipleship. Kumusta man ang mga tinunan nung disputan ni San Marcos yung Ibanghelyo? Predominantly negative. Kaya naman, ang mga tinunan, they misunderstand Jesus continuously. Hindi naman sa talagang Ginoo. Three both sins. Huwag mo'y pagtuo. No? Do you not? Huwag maging mong kasapot. No? Three misunderstandings after each passion prediction. Nung hindi mo na Ginoo nga, nandang lakaw sila niya, hindi ko na Ginoo nga, makato ko sa Jerusalem, timatantos ko niya, magpagamatay. Hindi, ang tawag ko sa ngayon, ito po, si Juan, si Santiago, o si James and John, o Santiago, o si Juan, nilukod kang Jesus, kung niya ko sa ngayon, naging hangyo. Hindi ko po, di ba nga, nilingkod din mo sa imong ingarian, ako nilingkod sa imong wawag, ako isuwa sa imong tuo. Galing mo nung Ginoo, huwag mo makasabot sa ako. Can you drink of the cup that I am going to drink? Inyo bang inom ang pag-antos na akong inon? Kung hindi ko na akong mainom, galing mo nung Ginoo na, kana inon inyong mainom. Pero ang paghatag, kung kinsay mo lingkod sa huwag sa tuo, ang akong rahitong aman. Misunderstanding. Kaya naman, nag-ispot ka ni Ginoo na Matthew Jerusalem, eh, magpakamatay sa ito. Ngayon, inoon na nung luhang inon. Lord, taga-inig. Gusto si mo ginarin anak mo, gamhana na kasanan. Huwag mo sila kasapot, misunderstanding. No? Na muna nga, sa may reaction sa Ginoo, support din ang Ginoo. No? Okay. So, predominantly negative. Na, napagi, ano? Judas, ibulian siya ni Judas, si Pedro, no? Naglimot ka niya 3 times. Okay.
under screen. Yeah, siya. Mark's intent is to make the reader, isa man ang reader, ang persecuted Christian community, mga membro sa community na nasa Roma, ipatakot, no? Identify with the disciples in order to learn from them. Kasi pasabot ni ini. Kasamara ang mga tinunan, wag kasakot sa Ginoo o ilang ikunian ang Ginoo na naggan sila, nabiya, tapang siya no, ibitay sa cross. Mo sa rin hitabo sa mga tinunan sa mga Kristiyano sa Roma na naggan sila na biya o sa pagtuo ni apostasize, pero ang mga tinunan sama ni Pedro na malik sila sa Ginoo, na mausan na ang mga member sa Christian community sa Rome na nabiya o managan. No? Okay na. Yeah. Sama sa mga tinunan na malik, no? You are welcome to return. Okay. Mark's intent is to make the reader, the persecuted Christian, identify with the disciples in order to learn from them. Matapon siya sa mga tinatan. Kasama ni Pedro, na nagbuhi sa Ginoo, i-deny ng Ginoo, wag kailanan niya, minsan na siya. Pero nabalik sa Ginoo, kahit siya pa sa iyo, nagbitawad na ginoon sa Ginoo. Kung sa itong mga tinatan, yung mga nanglayas, no? Balik mo sa Ginoo, kahit pa sa iyo, we learn from the disciples. Okay. To be with Jesus, obedience to the Father, o sa may ilangan, nakita mo, ikuban ng Kristo, obedience to the Father leads to ultimate victory. Readers are challenged to accept Jesus as Messiah, but one who suffers crucifixion before rising to glory. Okay. The main message, Jesus' followers must be prepared to suffer as Jesus himself suffered, so as to gain eternal reward. Muna na sa itong pagsunod sa Ginoo, nangyayitag mo na magiad na pagsuway. And we expect that. Nagpan mo ko, nagkuubang na, tapos na pag-uun ako sa Ginoo, huwa na kayo mga problema, kaya ako mga problema, kung ako sa Ginoo, tumagod ko sa Ginoo, hindi mo na yung anak, kanyang mga panahon na mag-ampo ka sa Ginoo, mura, why tubag ang Ginoo? O kita, nag-antos. But that is expected. Eh kung ang Ginoo mo gani, Jesus ng Ginoo ng antos, kita yan mga tinungan, sama usap niya. No? Ang antos usap kita. Pero pag antos na to, kita magkalaong, kasi pag antos na doon ay kaluwasan, eternal reward. Mahoni, o. Oh. Ito mga tinungan, ano, mga, o. Oh. Kinsa mo ni apostol na ilansang sa cross niya, X. Kung isang Pedro, gilansan sa cross, nagituwan. Ang usang katinon ang gilansan sa cross, pero X. Ang itsoon ni San Pedro, isa ma? Andros, si Andres. O, gilansan siya. Muna niya, St. Andros Cross, X. Isa ma ito, ito ang ibangkaw. May tinunan ng ibang tao. Si Santiago, kung saan may namatyan ni Santiago? Ihagbong dikas tiklo, pagkos tiklo. Ihagbong siya. Kasi St. James, siya matay, Bishop of Jerusalem, St. James. Bishop of Jerusalem, oh, si Santiago. Niya, ipatay siya, kay pilas ka pa ni Ihagbong. May tinamatyan niya, o oh, Santiago. Okay, nabi ni Uba, ilang naman diyan, okay, i-buhi sila niya, i-panintang buhi. Murang si Pungan, siguro, si Simon? Simon, o. Okay. Muna eh, usa sa mga proba, hindi sila na, ang ginawag yun, ang ginawag na banhaw, ingo na mga expert, wala mang proof, direct proof na ang ginawag na banhaw. Kasi direct proof na bang, nakitaan yun, na picture rin ang banhaw, po ang video. Wala ko yung direct proof yun. Pero ano, ito ang tanga na, ang mga tinungan, nagpakamatay sila sa ilahang gituuhan. Diba? Why tao na magpakamatay tungkol sa kabakat o himuhin mong istorya? Kaya naging ipakamatyan na si Kristo na buhay ikas pinatay. Ang muna nga, tuo, tati ka naman. Silang tanga nagpakamatay. Yung sigo sila tao, ang gawa sa Juan na he died a natural death, pero tanan, nagpakamatay tungkol lang anak ang pagtugusok. Inuod na ilang disanyaw, na ilang disaksihan. Napanhaw kayo siya. Okay. Now,
the kingdom of God. So, kanunay ninyo may sagutan, gingharian sa Diyos, gingharian sa langit. So, masaya po sa buong anak. Kanunay itang matabuhog, ibasa si Panghilyo, ang gingharian sa Diyos niya. Ang pari, magsangyong, ang gingharian sa Diyos. Masaya po sa buong anak, ang gingharian sa Diyos. Pasabutan ng gingharian sa Diyos, ang paghari sa Ginoo. No? Paghari ang Ginoo, wala yung kingdom of God. Okay. Israel's belief that God would intervene decisively in history to redeem His people. Ang Ginoo mo na, o ngayon siya, kung paghari, there is kalibutan mo ng kingdom of God. Okay, sa panahon sa mga Hudyo, panahon ni Jesus, kinsa may naghari ang mga Romanhon. Romanhon. Kanya nagtuo sila ng Mesiyas, mga naog, luwason sila sa Mesiyas, no? Patyo ng mga Romanhon, kanya ang Mesiyas magsugod sa gingharian sa Diyos, no, the kingdom of God. It is God's activity in Jesus, no? God breaking in and saving mankind. Okay? Needed metanoia, a reorientation of one's life back to God to believe. Okay, so ang gingharian sa Diyos, what is siya sama sa paghiharian sa mga Romanhon na ay bundari ika nito sa paa hantol nito sa dagat o na bundari sa kingdom gingharian sa mga Romanhon. Pero ang gingharian sa Diyos, what is siya bundari? Tingnan naman, ang pasabot sa gingharian sa Diyos ni ang Diyos naghari ang Diyos. Naghari siya. So asam siya naghari? Sa kasing-kasing sa mga tao. So what is siya ay bundari? No? Kunya, kita mahibo tang sakop sa gingharian sa Dios kung ato siyang gitawag nga atong hari. Kasi pasabutan na nga ato siyang gitawag nga atong hari. So, iba sa usang gingharian, kung saan ay yun ang hari? O ang hari, mao ang magbuot labaw sa tanan. Hindi ikaw ang magbuot, ang hari ang magbuot. Kung ingon ang hari, manimbat ang tanan. Manimbat ang tanan, kaya kung may ingon sa hari. Di, nahisakop ka sa gingharian, hindi naman, nituman ka sa kabubuton sa hari. Pero kung di na ganyan ka usimba, nagbubuot na kasi bugalingon, huwag natin apil sa gingharian sa hari. E nga naman, ang hari, ito na bugalingon, di kami nagbubuot. Muna gingharian sa Diyos. Clear? Clear. No? So, kita, may sakop kita sa gingharian sa Diyos, sa isputan ni Cristo, kung kita nagkatuman sa kabubuton sa Diyos. Muna nga, sakop ka sa gingharian sa Diyos. Okay, here, no? Oh, may usara pa ng hari. Yan, siya hindi magpuot. Kung hindi na ganyan siya, kita na yung magpuot. Oh, walang na may sakop sa iyang gingharian. So, muna yung pasabutan ng kingdom. Yung muna, needed metanoia for reorientation of one's life back to God to believe a total commitment to God. Oh, na yung gingharian. We become part of the kingdom when we are, there is conversion. Muna, ang ginoon ay naghari ito kasi-kasi nga. Ang tanan na itong desisyon, panghantaw sa kinabuhi, kanon ay i-appeal na itong Ginoo. No? For example, mula na ako sa Amerika, no? Ako sa konsultahan ng Ginoo, through prayer and discernment, kung mo magiging kabubuton sa Diyos para na ako. No? Pagninyo ko, o di ko pagninyo. No? Kining tawana, mag-obagiging paraangay na ako, o di, akong konsultahan ng Ginoo, through prayer and discernment. So, that is what it takes to be part of the kingdom of God. Okay? Clear? Clear. Okay, very good. And that ends our discussion for today. The Gospel of Mark.